Ayan, welcome sa very first video natin ngayon 2021. Good evening. Sa video na to, ipapakita ko kung paano mag-print ng folio paper size or yung size ng long bond paper dito sa Microsoft Excel. Kasi merong mga time na malaki yung area na gusto nating i-print, or kunwari gumagawa tayo ng payroll sheet, maraming columns, gusto natin mag-print sa long bond paper. Hindi siya ganun ka-explicit yung pag-print ng folio, kasi pag pumunta ka sa page layout dito, nasa page layout ako, tapos kinlik mo itong size, mapansin mo na ilan lang yung pagpipilian mo. At pag pumunta ka naman dito sa more paper sizes at kinapaka pa mo yung mga nandyan, ma-realize mo na dead end to, no? Like pag kinlik mo tong paper size dito na drop down, yun ding anim yung makikita mo. So dead end tong more paper sizes na to. So paano palabasin yung folio paper size na yun? Para mapalabas yung folio paper size, pupunta ka lang dito sa file. Hindi masyado obvious yung gagawin dito, eh. Pupunta ka sa print. So ito yung printer ko, yung Brother MFC J200. Offline kasi naka-off siya dun. Ang gagawin mo, papalitan mo yung printer. O, diba? Hindi masyado obvious yung gagawin. Pupunta ka dito sa Microsoft EXP Document Writer. Yan yung pipiliin mong printer, although hindi yan yung printer mo. At pag ginawa mo yan, mapapansin mo na under paper size, marami ka ng pagpipilian. Ayan, marami ng makikita dito. At gusto natin yung folio, yung long bond paper. Saan ba yung folio? Ito. Meron dito na medyo malapit sa folio, yung legal na paper size, pero mas mahaba siya. Okay, so ang gusto natin yung folio kasi yun yung common na size ng long bond paper, 8x13. Ang problema niyan is pinili mo yung ibang printer. Right, naka Microsoft EXP Document Writer ako. Para ma-print mo siya gamit yung printer mo, ibalik mo lang at hindi mababalik yung option kanina, 'di ba? Kanina nakaano tayo. Folio, yeah, ito sa ilalim. At kapag bumalik tayo dun sa printer natin, magiging siyang custom paper size kasi nakaset na sa printer natin yung folio. Kaya pag bumalik ka, so ang printer ko na ngayon yung printer ko dun. At pag pumunta ka sa paper size, mapansin mo na walang selected dito kasi yun nga, nakaset pa rin yung folio na paper size dito sa sheet tab na to. Syempre kung gusto natin ng mas maraming area sa pagprint, pwede nating liitan pa yung margin. So yun lang po sa video na to. May ma-upload lang tayo.